Welcome to Invest Edge. Hello guys, welcome sa channel natin. Kung bago ka pa lang sa channel natin, huwag mong kakalimutan na i-subscribe and pindutin ang bell button para ma-notify ka sa mga bagong videos na lalabas sa channel natin, no? So dito, binabahagi ko yung 7 years of experience ko sa pag-trade at pag-invest ko sa stock market. And ang agandahan pa dito, it's completely free. Maraming salamat. Okay, so umpisa na natin. See you on the other side. Okay, so unang-una, maraming salamat sa inyo guys dahil naka 2,000 subscribers na tayo sa loob ng 6 na buwan ng pag-YouTube natin dito, no? Okay, so dahil dyan, ito yung aking giveaway naman sa inyo. Okay, ito na yung inaantay nyo yung Excel sheet na ibibigay ko sa inyo guys. So please comment down below your email address para mapasa natin to. Or maibigay ko ito sa inyo ng libre, no? Bago nyo ilagay yung email address nyo, so i-walkthrough ko muna kayo kung paano natin gagamitin itong ating Excel sheet na ibinigay, no? Okay, so dito, sa mode ratings, no, nirate natin yung mga companies, no? Ayan, kumuha ko nyan. Nandyan na yung mode, management, debt, and total ratings natin, no? Okay, so it's up to you guys kung pwede nyo nang dagdagan itong companies na naandito. So marami din tong ginawa ko, no? Okay? And yung susunod ay yung backtest strategy natin. So may mga ano kasi viewers din tayo na nagte-trade din sila. So kaya gumawa din tayo ng ganito para meron din silang makuha, no, na informations. Okay? Or magamit din nila sa pagba-backtest nila. So dito, gagawin natin, no? Ilalagay ko mo lang dito kung ano yung preferred mong o gusto mong capital. Okay? So, dito mo lang siya ilalagay sa total capital natin. Okay, and then, yung dito naman, ang ilalagay mo naman dito ay yung trade win and trade loss mo. So, paano ba ito ginagamit, no? Ang gagawin mo lang, di ba ang risk lang natin dito na nilagay ko is 1% ang lagi ang risk natin dito, no? So, kapag natatalo ka, ang risk mo ay 1% lang. So, paano yon? Kunyari, sa unang trade mo, natalo ka, ang lalagay mo lang dyan ay negative 1. So, 1%. So, 1% ng 25,000 ay 250. So, kunyari, nanalo ka. Sa pangalawang trade mo, nanalo ka ng 3. So, 3%. So, meron kang 742.50, no? And the rest na lang. So, makikita nyo rin dito yung win-loss nyo, or total win and number of trades. Yan, nakikita nyo rin dito, no? And yung graph ng progress dito kung gaano kalaki yung maximum drawdown nyo, yun, dito nyo rin makikita yan. Okay? No? Okay, susunod na tab itong short-term horizon. Okay? So, ito ginagamit natin ito kapag nagpa-publish tayo ng mga videos. So, ito yung ginagamit natin. Ilalagay nyo lang dito yung forecasted net income ng company. So, alam nyo naman yun, kung viewers kayo ng channel natin, alam nyo na kung paano itong kinukuha. Okay? So, forecasted net income ng company, ilalagay nyo lang dito. Kung wala kayong nahanap na forecasted net income ng company, ang gagawin nyo, quarter to quarter, no? Quarter to quarter yung kukunin yung net income ng company. So, paano nga ba yun? So, i-demo natin siya. First, nandito tayo sa Reuters.com para makuha yung kanyang quarter to quarter. So, paano nga ba yun? So, ang gagawin nyo lang, pipindutin nyo lang tong financial. Tapos, automatic na nasa income statement. And yung default nito ay nasa annual, no? Annual yan. Ang gagawin nyo, pipindutin nyo yung quarterly, no? Para makuha nyo yung quarter-to-quarter reports ng company na gusto nyo pag-investan. Ang example natin dito ay si Ayala Land Incorporated, no? And then, i-scroll down nyo lang siya. Hanapin nyo tong net income ng company, no? So, kukunin nyo tong apat na yan. Ipagpa-plus nyo para makuha nyo yung quarter-to-quarter na income ng company. So, kapag nakuha nyo yan, ta-plus nyo yan, ang tawag na dyan, year na yan, no? Per year. Okay, so, ito yung kukunin nyo. Pag nakuha nyo na at na-plus nyo na, kung ano yung nakuha nyo yung sagot, yung ilalagay nyo dito, no? Ito lang naman yung second options kapag wala kayong nahanap na forecasted net income ng company. And now, yung average PE ratio ng company, so hanapin nyo rin din also ito. So, pwede nyo itong mahanap sa BPA trade. So, pag wala kayong BPA trade, pwede nyo puntahan yung MSN Money. Okay, so, itatype nyo lang MSN Money. So, ito yung lalabas. Then, dito, no, lalagay nyo kung anong stock word na prepared nyo. Kunyari, ang kinuha natin si Ayala, Ali, no, Ayala Land. So, no, ito yung lumabas. So, pindutin lang natin yan. Okay.
So ito yung unang lalabas, no, yung summary. Ang pipindutin natin diyan yung analysis. Susunod mo na pipindutin dito itong price ratio para makuha mo yung PE ratio ng company for 5 years, yung pinaka-high niya and pinaka-low. So ang gagawin nyo, itong high and low, ipagpa-plus nyo to and i-divide nyo yung nakuhang sagot sa 2 para makuha nyo yung average PE ratio ng company for the past 5 years. So divide natin to, okay? So ito yung average PE ratio ng company for the past 5 years na nasa 24.42. So ito yung ilalagay natin doon, no? Okay guys, so nakuha nyo na, no, yung okay guys, so yung susunod natin kukunin naman yung current price and yung current market cap ng company. So para makuha yon, pupunta ulit tayo sa Reuters.com. So ang gagawin nyo, pipindutin nyo lang tong profile para makita yung kanyang current market capitalizations ng company. Okay, and this is the current market capitalizations ng company, no. Nakikita natin dito na nasa 500 billion yung kanyang current market cap ng time na ina-analyze natin to. And yung kanyang current market price ay nasa 33.85. Okay, so pag nalagay nyo na yung kanyang current market price and current market cap, so lalabas na agad yung intrinsic value ng company, no. So kung viewers kayo ng ating channel, no, so alam nyo na ito, no, kung paano to basahin. So intrinsic value, yung intrinsic value niya ngayon ay nasa 37.27, or ito yung fair value ng company, and yung margin of safety natin ngayon sa kanya ay nasa 29.82. So meaning kapag yung current price ng time na ina-analyze natin to ay nasa margin of safety or below margin of safety, it is considered a buy ratings alone. And ng time na ina-analyze natin to, yung kanyang current market price ay nasa 33.85. So above na siya doon sa ating intrinsic value, and kaya naka-hold tayo sa kanya, no? Hold ang tawag natin dyan. And kasi nakikita natin dito, no, meron lang tayong potential upside sa kanya na 10%, no, kapag na-reach niya yung ating 37.27 na current na intrinsic value. Ganito gamitin tong ating intrinsic value calculator, no. Okay, sunod natin naman itong long-term investment horizon, no. So ito ginagamit din natin to, no. Ito yung isa pang pag-compute natin, no, kung paano natin kinukompute yung intrinsic value ng company. Ito naman ginagamit ko to for long-term horizon, no. So kung makita in the next 5 years, 10 years from, no, kung ano yung current intrinsic value ng company. Ito kasi yung isa na ginagamit natin, short-term horizon, no. So gusto lang natin makita in 1 to 2 years kung ano yung intrinsic value ng company. Dito naman short-term horizon tayo dito, no. Ito naman yung ginagamit natin to for long-term horizons, no? Ayun, paulit ulit tayo, no? Pero, long-term horizons, no? Yun na nga, no? Paano nga ba ito ginagamit? Una, lalagyan lang natin dito kung ano yung stock code na gusto mo. So, kunyari, ang nilagay natin is Ali, no? So, kanulad kanina. So, i-compare natin, no, yung intrinsic value ng short-term horizon to long-term horizons, okay? So, lalagyan natin dito Ali, okay? So, itong earnings per share, ito yung earnings per share ng company in a trailing 12 months. So, ilalagay natin dito yung earnings per share in 2019, no? Okay, ilalagay natin dito yung earnings per share TTM. So, ano nga ba tong TTM, no? Ito yung trailing 12 months na earnings per share. So, para makuha yon, okay, pumunta lang tayo sa Reuters.com, no? And then, ang gagawin natin para makuha yung earnings per share ng company, pumunta lang tayo dito sa financial, okay? And then, annually, ayan. Then, scroll down lang natin to, no? Napapansin nyo sa 2019 yung kukunin natin. Okay? So, ito, no? Itong ating kukunin, yung normalized EPS. Ito. Okay? So, ilalagay natin to. Okay? And now, yung susunod natin kukunin, itong earnings growth rate ng company. Kukunin natin dito yung growth rate ng company for the past 5 years, no? So, para makuha ulit yun, pumunta lang tayo sa Reuters.com ulit. Dito lang din. Then, pipindutin lang natin itong kay metrics. Okay? And then, scroll down lang natin hanggang umabot tayo sa growth, no? May makikita tayo ditong growth. So, ito siya, no? Okay, so ang kukunin natin dito, itong earnings per share growth rate for past 5 years. For the past 5 years, no? Ito. So, nasa 16.5% yung kanyang earnings per share growth rate. So, kukunin natin to. Okay, so nalagay na natin dito yung kanyang 16.5% growth rate.
in 5 years. Okay, ang susunod natin kukunin itong future PE multiplier ng company, no? So kung wala kayong mahanap na forecasted net forecasted PE ratio ng company, pwede nyo naman kunin yung average PE ratio for the past 5 years ng company, no? Ito rin yung second options natin. Kanina, no, yung ating average PE ratio dito sa company ay nasa 24 year of accepted rate of returns, no? Huwag nyo nang galawin ito, no? Nasa 15% tong rate of accepted returns, no? Okay, in terms of margin of safety natin sa kanya, it's up to you, no? Kung 50% to 20%, no? Pero for me kasi gusto ko maging 50% yung aking margin of safety sa kanya kasi long-term horizon ang tinitignan natin dito, no? In the next 5 to 10 years para lang yung tinitignan natin ditong horizons. Kaya ang nilagay ko dito ay 50%. So ano yung ibig sabihin itong 50% margin of safety natin, no? So ito yung buffer natin, no? Buffer natin sa intrinsic value natin. So kapag bumaba, margin of safety natin yung price or below, o kapag dumating sa margin of safety natin yung price or below margin of safety, it is considered a buy ratings alone in terms of intrinsic value alone. Okay, so nakikita natin dito, yung kanyang intrinsic value ay nasa 66.78, okay? And yung kanyang margin of safety ay nasa 33.39, no? So nakikita natin, compare natin siya dito sa ating ginawa, no? Yung, kung nakikita natin dito, no, nasa 37.27 lang yung intrinsic value ng short-term horizons natin sa kanya. Kasi kinukuha lang natin dito 1 year, 2 years na intrinsic value ng company. Dito kasi, kinukuha natin dito in the next 5 years, no? 10 years yung gusto natin makita ang intrinsic value ng company. Assuming na i-continues niya yung growth rate ng company. I guess it's up to you guys kung ano yung kukunin nyo or gagamitin yung pag-value na company, no? Either itong short term or itong long term valuations natin, no? It's up to you kung ano yung gusto niyong gamitin, no? Pero nakikita din naman natin dito, no, na nasa 33.39 yung margin of safety niya, and yung time na ina-analyze natin to ay nasa 33.85, no? So above na siya dito sa ating margin of safety. Naka-hold positions din also dun tayo sa kanya, no, in terms of long term horizons natin sa intrinsic value ng company. Okay? Eh, yung susunod natin, itong moat management debt, no? Okay, kung gusto nyong malaman, no, kung paano natin kinukuha yung moat management debt analysis natin, so ito yung ating Excel sheet, no, kung paano natin siya kinukuha. Okay, so itademo natin to kung paano natin to ginagawa, no? Okay, so kunyari si Ali ang ating i-analyze na. So, lalagay lang natin dito, Ayala lang, yan Ali. And gawin natin, invest na dun tayo, dito tayo magsimula sa, okay, sa dito, no? Yan. Sa net income ng company, pataas. Kasi kung dito tayo magsisimula, marami pang pasikot-sikot yan. Mapapansin nyo kapag dito tayo magsisimula, pagkukuha kayo ng data sa Reuters.com or sa Yahoo Finance or anything na pinagkukunan nyo ng data, mahihirapan, matatagal lang kayo, no? So dito, mas madali na ang gagawin natin. Gagawin natin dito, no? Dito mag-umpisa, net income ng company. Okay? Gagawin natin, nandito tayo sa Reuters.com, no? Para makuha yung kanyang net income ng company for year yon. Okay, so ito siya. So, scroll down lang natin siya. Okay? And kukunin natin yung net income ng company for the past 5 years. So, ito kukunin natin to, no? Yan is highlights lang natin. Then, copy lang natin to, no? And then, i-highlights natin to. Yan. Then, paste. Okay, nandyan na, no? So, susunod natin kukunin itong net income ng company after tax. Susunod natin kukunin itong net income after tax lang ng company. So, para makuha yon, pupunta lang tayo dito ulit. So, yan. Ito, net income after tax. Nasa income statement pa rin tayo, no? Ayan. Copy lang natin. Okay, so i-highlight lang din ulit natin to. Then, okay. Susunod natin kukunin itong long-term debt ng company. Okay, so para makuha yung long-term debt ng company, pupunta lang tayo dito sa balance sheet. Okay, so scroll down lang natin siya. And kukunin natin itong total long-term debt. Ito, no? Ayan, highlights lang din ulit natin. Copy. And dito ulit, highlights. Okay, highlights lang natin yan. Then, paste. So na yung susunod yung kukunin itong equity ng company. Okay, so di ba nandito tayo sa long-term debt?
pumunta lang tayo dito sa baba niya para makuha yung total equity. So ito lang, kukunin lang ulit natin to, highlights lang ulit. Copy. And highlights dito, no? Ayan. Now guys, nakikita na natin dito yung ROIC and ROE ng company for the past 5 years, no? Ayan. Okay, so yung susunod natin kukunin, ito na, no? Yung earnings per share, cash from operating activities, net income, book value per share. So para makuha yun, pupunta lang tayo sa earnings per share. Okay, so para makuha to, no? Yung mga data dito, punta lang tayo ulit sa Reuters, no? Dito tayo, so punta lang tayo sa income statement para makuha yung earnings per share ng company for the past, okay, for the past 5 years. So ang gagawin natin, kukunin natin to, no? Ito muna. Copy. Yung nauna natin nakuha, paste natin siya dito. Double click nyo lang. And, yan. And yung current value ngayon ng earnings per share, which is ito, no? Yan. So, ayan, nakikita na natin yung growth rate ng company for the past 5 years. And susunod natin kukunin itong cash from operating activities. Itong cash from operating activities, makikita natin ito sa cash flow statement na company. So, di ba? Nandito tayo sa income statement. Pupunta lang tayo sa cash flow statement ng company. So, nakikita natin dito yung cash from operating activities ng company. Ito, no? So, kunin ulit natin yung 2015 cash from operating activities ng company. Lalagay lang natin siya dito, no? And, yung susunod yung current value. Okay? So, ito. Copy lang. Okay? And yung last, itong book value per share ng company. Di ba tayo sa cash flow? Kasi nandito tayo sa cash flow statement. So, para makuha yung book value per share ng company, pupunta lang tayo sa balance sheet. And sa pinakababa, no? Ayan. Ito, no? Sa pinakababa, ito lang kukunin natin. Itong tangible book value per share. Okay? Ito. Ilalagay natin siya dito. And ito. Kakopy ulit siya natin dito. Okay? So, nakuha na natin, no? Ayan, nakuha na natin lahat. Okay, guys. So, ayan, nakuha na natin lahat, no? From moat, management, debt analysis natin sa kanya. So, nakuha na natin, no? So, it's up to you, guys, kung paano nyo na siya i-ratings. Yung ratings natin dyan, 1 is the lowest, 10 is the highest, no? So, basahin nyo lang sa baba kung ano yung criteria natin. So, kunyari, yan, nakita natin, no? Na lahat yan ay nasa 10% above yung kanilang growth rate. So, yung ratings ko sa kanya, in terms of moat, nasa 10 ako. But 120. Okay, so yung ratings ko sa kanya is 10 kasi nasa highest level ang moat ni Ayala. So, in terms of management, yan, tignan nyo ulit doon kung ano nangyari, kung nag-grow ba. It's up to you, no, kung ano yung ratings nyo. So, huwag kayong maging bias, no, kung ano yung ratings nyo, no. Kung ano yung tinitignan, no? Huwag kayong maging bias kung ano yung i-rating nyo, no? Kung ano yung nakikita nyo doon sa numbers ng company at alam nyo na bumabagsak or sobrang negative ng mga nakikita nyo numbers, i-rate nyo na, no? Kung ano yung karapat dapat sa kanya. Okay? Kasi ang i-invest mo dito yung pera mong pinaghirapan. So, dapat sasaleksikin mo, no? Kung ano ba nangyayari sa company for the past 5 years. Okay? Okay, so kayo na magpatuloy niyan, no, sa management debt or something. Kayo na magpatuloy diyan. So ganun lang yung pag a-analyze natin dito sa moat, management and debt. So pwede niyo dagdagan yung mga nakuha ko ng data, no? Yung moat ratings natin, so pwede niyo dagdagan yon, or kung disagree kayo sa ginawa ko, so pwede niyo ibahin, no, kung ano yung gusto niyo. Okay? And ito naman tayo sa position size, no. So usually, kung gusto nyo, kung nagka-trade kayo or something, eto, ginawa ko na rin to para sa inyo. So, kunyari, ang ating value ay nasa, kunyari lang, ilagay ko natin dito is 95,000 yung ating current value. So, it's up to you, no, kung ano yung gagawin mo. Kung ilalagay ko dito na yung risk mo is 1%, 2%, it's up to you, no, ilalagay mo dito. So, kunyari, ilagay ko is comfortable lang akong in every trade. So, kunyari, in every trade, yung comfortable ko lang na i-risk ko sa trade ko ay 1%. So, lagay ko lang dito 1%, no? So 950 per ang risk mo, no? Yung 950 yung risk mo per trade. Okay, so ano naman to, no? So, ito yung first option mo. Kung okay, gumawa ako dito ng first
position size and second position sizes, no? So it's up to you kung ano yung pinaka-preferred yung gamitin, no? Pero sa akin kasi ang preferred yung ginagamit talaga is ito, no? Kanyari, anong entry mo? Pumunta ngayon tayo sa chart, no? Kung ano yung entry mo. Kunyari, sa Ayala ulit tayo, sure na sure ka, no? Na magti-trade ka talaga ngayon. 34.20, kunyari, ayan yung risk mo. Kalagay mo dyan 34.20. Kunyari, ang enter mo is 34.20. Pumunta ngayon dito, lagay mo 34.20. Okay? So, ano yung cut loss mo? Ano nga ba itong cut loss? Ano ba yung lalagay natin sa cut loss point mo? So, kunyari lang yung cut loss mo ay nasa, kunyari, sabihin na natin dito, no? Ito na yung cut loss mo, ayan yung cut loss. So, ilalagay mo, yung cut loss mo is nasa 9.76% ang cut loss mo. Kunyari, ang cut loss point mo dito sa 30.86, kunyari lang. So, ang ilalagay mo dito ay 30.86. Ito yung close point mo, 30.86, no? Ayan. So, ang ilalagay mong gross amount ay nasa 1,700 plus na gross amount na trade, no? Okay, so ito yung first options na gagawin mo. Ito naman, paano ba 'to ginagamit? Ito naman, ang kukunin mo lang yung percentage of risk mo lang. So paano 'yon? So kunyari, ito ka, diyan ka nag-trade tapos ito yung stop loss mo nasa 9.76% yung risk mo, no? So ilalagay mo lang dito para mas mabilis, 9.76. Lalabas na agad yung amount na kailangan mong ilagay doon sa trade mo, no? So i-consider niyo na rin dito yung board lot, okay? Kasi ito yung paano siya. Okay, so ano naman tong bank transfer or trade lag? So ito naman, ilalagay lang natin dito yung lag natin. Halimbawa, nagpapasok tayo sa portfolio natin, no? So pwede niyo rin dito ilagay para na mo-monitor niyo kung magkano ba yung pinapasok niyo, magkano na yung nilalabas niyo na pera. So paano 'yon? Kunyari nag-deposit ka ng deposit. Nag-deposit ka ng 100,000. Okay? Okay, so ayan, no, nakikita mo na yung total deposit, total cash deposit mo nasa 100,000. So ayan, nakikita natin, no, yung total cash deposit mo. So kunyari, okay, so ang gagawin natin, no, magwi-withdraw tayo diyan. So ilalagay lang natin dito kung magkano i-withdrawin mo. Kunyari, i-withdraw natin 5k. Ilalagay na natin. Okay? So, ayan, nakikita na natin dito yung net amount ng pera natin, eh, magkano winidraw natin, magkano yung cash deposit natin total. Ayan, no? So, dito, ilalagay-lagay nyo lang dyan, lalagay nyo lang, no? And kung gusto nyo, lagay nyo ng time, kung kailan nyo dideposit, kailan nyo nang winidraw, para namomonitor nyo, no? Kung ano yung lumalabas at pumapasok na pera sa investment nyo. Okay, guys, so ano naman itong trade lag, no? Dito naman natin ilalagay yung mga na-execute na natin na trade para malaman natin at ma-monitor natin yung mga trade executions natin, no? So, isa-isahin natin, no? So, dito nakalagay na rin yung beginning capital to end capital and yung net income gain or loss natin. Lalabas na rin dito. Lalabas na rin dito also yung trade win, trade loss, and average profit and average loss, no? And also, sinamahan na rin natin siya dito, no? Kung ano yung reasons natin for buying or sellings ng company. And also, lalagyan mo na rin dito ng additional notes, no? Kung may additional notes ka pa na gustong ilagay, so dito mo rin siya lalagay. Okay? Oh, so paano nga ba 'to ginagamit natin? Ang gagawin natin, una, syempre, lalagyan natin dito ng date, no? Okay? Lagyan dito ng date. Lagyan din today, kunyari, ngayon ka bumili. Then, yung stock code ng company, kunyari, Ayala. Then, dito lalagay mo ay buy. Lagi sa taas, no? Buy. Dito ay sell, no? So, dito ilalagay mo kung ano yung price ng binili mo siya. So, kunyari, bumili ka ng 35.20. Yan. Okay? And then, ilan yung total shares na binili mo? Kunyari, 500 shares ang nabili mo. Yan. So dito natin nakalagay na rin dito, no, yung total gross amount, no. So nasa 17,600. Kasama na diyan yung tax and so kasama na rin dito yung tax, no. So kinumpute na natin dito para malaman natin, no, kung magkano ba lahat. And malalaman na rin natin dito yung average price natin pag time na binili natin yung company. And then kunyari, bebenta mo na siya.
So, kunyari, in the next 2 months, umabot siya ng 50 pesos yung price. So, ilalagay lang natin dito, sell. Okay, then 50 pesos. Nang time na dumating siya sa 50 pesos. And then, total shares, kunyari, binenta mo siya, yung 500 shares mo, lagay mo siya. So, ayan na siya, no? So, nakikita natin dito na yung kinita natin ay nasa 7,000 yung kinita natin. And may total gain tayo na 40% ng ating capital ang tumubo. Okay, so ito yung ginagamit din natin, no, para malaman natin, matrack natin yung mga binibili nating stocks, no? And then, huwag nyo kakalimutan, no, lagyan lagi ito, no, kung ano yung execution trade nyo. Kunyari, yan, panalo tayo, lalagyan mo panalo 1 dyan, okay? Lagi nating lalagyan to, no, kung win or loss ba yung trade natin. So, para natatrack din natin, ha? Para natatrack din natin, no? Yung reason of buying mo and reason of sellings mo, dito milalagay, and additional notes. And, yan, no? Then, kung kailan mo siya binenta, lalagyan mo rin dito kung kailan mo siya binenta. So, dito lalabas na rin siya, no? So, eto, guys. Okay, guys. So, hanggang dito na lang muna yung ating giveaway, no, para sa inyo. So, hopefully, sana makatulong ito sa pag-i-invest nyo, sa investing journey nyo, and sa trading journey nyo sa stock market. Sana may na-contribute ako sa inyo na value, or nakapagbigay ako sa inyo ng value na magagamit nyo sa investing and trading journey nyo, no? So, maraming salamat. Maraming salamat sa suporta. And asahan nyo, guys, na marami pang videos na informative and marami pa kayong matututunan sa channel natin, no? Simula pa lamang ito ng ating journey sa pagtuturo, no? So, marami pa kayong matutunan dito, guys. So, abang-abang lang kayo. So, huwag nyo kakalimutan, guys, na i-like or subscribe yung channel natin kung hindi pa kayo nakakasubscribe. Okay, lagyan nyo na rin sa comment, no, yung email nyo para mapasa ko ito sa inyo ng libre, guys, no? Kasi alam nyo naman na hindi ako nagpapabayad sa mga ginagawa natin dito, no? Kasi I'm contented na, no, kung anong meron man ako. So, ang gusto ko lang naman i-share ko yung mga knowledge ko for the past 7 years ng pag-invest ko, pag-trade ko sa stock market. Yun lamang po, no? Maraming salamat, guys. So, invest wisely and see you on the other side.